Hello guys! Welcome back to my channel! Ngayon po ay unang pasok ng January 1, 2020, kung kaya't akitin po natin ang swerte para po kumapit sa ating swerte. Ano-ano po mga dapat nating gawin, yumaman at magtagumpay ngayon 2020. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Nakaplano na po ba lahat ng mga pangarap po ninyo ngayon 2020? Kung ano po yung maaari nyong gawin at para hindi po kayo nangangapa ngayon 2020? Dapat po kasi nakaplano na po yan. Para mahirap po kasi yung kayo po nangangapa at hindi nyo pa alam ang mga gusto ninyong maganap nitong 2020. Dapat naka-organize lahat yan. Kung mapapansin nyo, di ba, yung mga napapanood natin sa TV at saka yung mga kilala ko na mayaman, naka-schedule ang bawat araw nila at bawat oras. Kasi nga po, kumbaga, nakaplano na kung ano yung mga sunod-sunod na gagawin. Kaya sila ay nagtatagumpay sa kanilang buhay. Gayahin po natin yung mga tao na umasenso na sa kanilang buhay, kung ano yung mga ginagawa po nila. Kaya nga po tayo naniniwala sa mga pampaswerte dahil nais natin na tayo po ay umasenso ngayon 2020. Diga nga po. Kaya kayo ay nanonood ng ganitong video dahil gusto nyo na kayo po ay umasenso. May mga pangarap po kayo. Ngayon, para po, i-organize natin para mabilis natin matupad kung ano man yung mga pangarap natin. Mahirap po kasi yung nangangapa. May kasabihan nga daw na mahirap magparikit sa bunot, lalo-lalo na kung ang bunot ay basa. Paano po magliliyab ito kung walang post-pro? Hindi ito pinalano na ito na ang post-pro, ito na lahat, sisindihan at na-chinek ninyo, baka ito pa ay basa. Yung post-pro o kaya yung lighter nyo ay chinek pa ninyo kung ito ay may gas at ito ay nasindi. Yung gano'n yung nakaplano na, nandyan na lamang, dadamputin na lamang. Yun po yung mga dapat nating mangyari ngayon 2020. Yung naka-organize na ang bawat detalye. Kesa tayo po ay bahala na kung saan tayo dadali ni Batman, bahala na si Batman at hindi natin alam kung ano po yung bukas, kung anong gagawin natin bukas. Kayo po ba ay nakaplano na kung anong gagawin niyo bukas? Mainam po ay nakaplano na po yan. Halimbawa, pagkagaling niyo sa trabaho, ano ang susunod yung gagawin? Ano pwede niyong maraket para kayo ay madagdagan ang income? Yung mga ganon, or kaya po nasa bahay kayo, ano yung pwede niyong maitulong sa inyong mister para magkaroon kayo ng income? Yung mga ganon, kailangan nakaplano po yan, lalo-lalo na ngayon, 2020, ay dapat alam na natin ang maaari nating gawin. Kasi once na kayo po meron po mga ritual na ginagawa, malakas po inyong loob. Bakit po? Kasi po kayo ay may protection. Kumbaga, instead na kayo ay malasin, kayo po ay suswertein sa inyo pong pupuntahan. Kasi ganyan nga po yung nangyari sa akin. Kaya ako po October pala ng 2018, nagpaplano na po ako yung sunod-sunod na aking gagawin. Kaya lang po, nasobra naman. Kaya nga meron akong kaibigan na kapag sabi, pahipahinga naman. At hindi laging, kasi nga po, naka-organize lahat sa akin. Sa gabi pala, nagsusulat na ako kung ano yung mga susunod-sunod kong gagawin. Para tukoy na ng tukoy at hindi ako nangangapa. Baka kasi meron akong makaligtaan na aking gagawin, ay sayang naman ang mga pagkakataon dahil matagal na paghihirap or matagal na ako nag-intay sa swerte. Tapos, hahayaan ko lang ito ay makalampas. Kaya, grab lang ako ng grab. At lalo kong dinagdagan ang sipag at saka. Kaya, kung kayo po ay gusto niyo po na umasenso rin sa buhay, at hindi nyo na maranasan yung sobrang hirap, yung sobrang kawalan, ultimong makain ay wala, ay minumungkahi ko po sa inyo na kayo po ay kumuha ng isang papel at ganoon din po ang ballpen at magsulat ngayon kung ano po yung mga pwede nating gawin ngayon 2020 para matupad ang mga pangarap po natin sa ating buhay. I-organize natin ang bawat detalye na maaaring maganap para tayo tukoy lang ng tukoy. Kasi tayo po ay nakasild na sa protection sa mga pampaswerte at tayo po yung lutong-luto na sa mga pampaswerte kung kaya't malakas na ang ating loob dahil tayo po ay lagi nasuswertein. Pero, pag halimbawa meron kang naisip at hindi ito natupad, na halimbawa, ginawa mo na lahat, pinalano mo siya,
pero hindi siya natutupad, may mga hadlang. Ibig sabihin nito, maaaring may gabay ka na hindi mo rin ika-asenso yan, baka ikalugi nyo pa, ikakapagod nyo pa. Ganon, kaya hindi natuloy. Bibigyan nyo siya ng magandang dahilan kung bakit naganap yan na hindi natuloy kung ano man ang inyong pinaplano. Ganon po, huwag kayong mawawala ng, kumbaga, huwag kayong panghihina ng loob or huwag kayong mawawala ng tiwala sa inyong sarili. Kasi, kaya yan ay nagaganap, ay meron po yung ibig sabihin ng magandang dahilan, kaya nagaganap. Kaya, think positive at kayo huwag panghihina ng loob dahil kagayad nyo po na kayo po ay magulang na, ay hindi po natin, wala tayong karapatan sumuko sa hamon ng buhay sa mga pagsubok. Kaya laban lamang at habang tayo may gumagawa ng ritual at nananalig sa mahal na Panginoon, ay tayo po ay may gabay at tayo ay malayo sa anumang kapamakan. Ngayon po na saktong-sakto na iniintay natin itong taon na ito, ito po yung mga pinakamainam na paggawa ng mga pampaswerte at pantaboy ng mga negatibo. Sa unang pasok ng taon, na itapon natin ang mga negative. Ano po ang mga dapat nating gawin? Ito po, kayo po ba ay merong kalamansi or suha, yan po yung mga ano na pwedeng magtaboy ng mga negative. Ganito po, ito pong ang inyo pong gagawin. Pero sa amin, kasi wala kaming suha at pinaka-mayor na ano namin na nasa Batangas pa kami noon. Ganon din yung mga matatanda doon na mga kilala ko at ganon din yung mga kaibigan ko, mga albularyo, ay ang ginagawa po nilang madalas ay kalamansi. Yung paglalaga ng kalamansi at ganun din yung halimbawa, masakit ang iyong ulo. Yung daon ng kalamansi, itatapal mo dito. Gaganyan-ganyan ninyo po ng inyong kuko. Pag lalawayan nyo, itatapal, dikit na dikit, hinihigo po niya yung mga sakit ng ulo ninyo, yung mga negative ninyong naiisip. Kaya ngayon, 2020, kung kayo po ay negatibong tao, magtapal ng kalamansi sa may sentido kumon para po kumbaga, ma-energize po yan para kayo po ay mahigop yung mga negative na nasa isipan po ninyo at kung ano man ang inyong karamdamang nararamdaman. Ganyan lamang po ang ginagawa ng aking nanay at ang mga kakilala ko na mga may edad na ay nawawala naman ang kanilang sakit. At ito pa, kung halimbawa ang ikaw ay masama ang pakiramdam or gusto nyo na mataboy ang mga negative para kayo po ay nakasilid na sa protection at instead na nega ay positive ang mapapa sa inyo, ang kakapit sa inyo. At kayo suswerte ng buong taon ay mainam ay ganito inyong gagawin. Kumuha po kayo ng silver na kaldero. Buksan ito ng inyong tubig ripo at lagyan ito ng kalahating tubig. At pagkatapos po nito ay mga ilang piraso, basta hindi pares-pares na bilang ng dahon, ang ilalagay niyo po dito na dahon ng kalamansi. At pagkatapos, pwede rin po itong patakan po ninyo, nakakaputi pa po ito, kalamansi. Patakan niyo ng pigaan niyo po ito ng bunga. At ito'y halu-haluin po ninyo. Pero lagi nyo po tatandaan na hindi po ito tinatakluban. Kasi once na yung mga ganyang pakuluin, kusa po yung kumukulo ng mahinang-mahinang apoy ng walang takip. Lagyan nyo ito ng konting asin. At mainam pa kung kayo po ay merong puno ng money tree sa inyong tahanan, kahit isang dahon lang na money tree para kapitan kayo ng swerte. Maglagay po kayo ng dahon or kaya ay sanga. Pwede rin po halimbawa ang inyong pamilya ay away-away palagi. Haluan nyo po ito ng sanga ng kawayan. Ihalo nyo po siya dyan at hayaan nyo siyang kusang matuyo, kumulo. At pagkatapos po niyan, ay ganito. Pag kumulo na po yan, patayin nyo. At pagkatapos ay maligo po muna kayo ng husto. Linising mabuti ang sarili. At pagkatapos ay ibuhos ito sa tubig. Halimbawa, yung pinaka-pinali na, tapos na kayo maligo. At pinaka-pinali na ang inyong pagbubuhos. Ganito. Buksan ang inyong tubig ripo at lagyan ang inyong timba ng kalahati na tubig ripo. Tapos saka ilagay ito. Baka po kasi may nagtanong po ko sa akin kung lalagyan daw na ano. Abay, uho. Kasi po kakaunti lamang po yan. Kapag po yan diba sa isang kaldero lamang. Ilagay yung mga isang tabo lang yan. Eh nako, mabibitin pa kayo dyan. Ay di ganito na inyong pong gagawin. Sa isang timba ay lagyan nyo ito ng tubig ripo, kalahating timba at sabay buhos nitong ating pinagpakulo. Kapag po okay na, kanawin kung kaya ng inyong balat at baka kayo masaktan at yan po malapnos pa ang inyong maporsila ng balat. At pagkatapos po niyan ay yun po yung pinakapinali ninyong buhos. Buhos, sabi niyo po, tinatapon ko na lahat ang kamalasan ko sa aking buhay. Kumapit ang swerte at ako'y magtagumpay ngayon 2020. At pagkatapos po niyan, kapag tapos na kayo maligo, mainam na kayo po ay patayin niyo po yung
yung inyo pong gripo, baka po kasi bukas pa sa may nagtanong po sa akin kung yung po bang gripo daw ay dire-diretso ang ano, ba sayang po ang tubig gripo ng ano nyo, malaki po ang babayaran ninyo sa tubig kung hindi nyo po yung papatayin. Tama lamang po ang inyong gripo ay puno po o apaw ang laman ng inyo po mga timba para po pumasok ang swerte at kumbaga kasaganahan ang dating po niyan sa inyo kaysa po sa kung kailan nyo lamang gagamitin ay saka nyo lamang bubuksan ang inyo pong tubig gripo. Kaya kailangan ay lagi pong puno ang inyo pong timba dahil sumisimbolo po yan ng kasaganaan lalo-lalo na ngayon 2020 para po akitin natin ang swerte. Kapag tapos na po kayong maligo, ang gawin nyo po ay magdamit na lamang kayo at huwag kayong magtutuyo ng tuwalya. Kasi yung mga pagpapaligong ganyan, hindi po yan nagtutuyo ng tuwalya. Yan po ay hinahayaang kusang matuyo at kumapit sa balat. Yan po ay napaka-epektibo na pagpapaligo ngayon ng January 1, 2020 para po mataboy ang mga negatibo. Pero pwede pa rin po ito sa pang-araw-araw nating buhay para mawala ang mga malas at tayo po instead na malas ay kapitan ng swerte. Wala po masama kahit yan po ay lagi-lagi ninyong gagawin. Lalo-lalo na kung gusto nyong mabago ang inyong buhay ngayon 2020. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!